Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po sa ating channel, Simply Tokis Vlog. Bago po tayo magsimula ng ating topic for discussion, opinion and reaction, magpapasalamat po muna ako sa ating mga channel members. At shout out po lahat sa inyo, kay Miss Ai Chang, kay Mami Peng, kay Miss Lily Ragasa, kay Tita Nida C. So maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel. God bless you all. Ganon din po sa ating mga followers sa Facebook page, sa Tokis ni Pidol pa rin po yan, no? Paki-follow niyo po, no? Paki-like niyo po yung mga videos na pinopost natin diyan. At ganon din po dito sa ating YouTube channel na Simply Tokis Vlog. Salamat sa mga nagla-like, nagsi-share, mga bago lang, nagsusubscribe at nagko-comment. And may God bless us all. Ang topic natin for today ay ito pong kontrobensiya o kontrobersyal na pangyayari kahapon. At ito po ay na-topic din natin sa ating LS, pero may mga bagong kaganapan, no? Ano ba talaga ang totoong istorya dito sa Itbulaga? Siguro sabihin nyo, may political ano ba dyan? Views or whatever? Siguro may political ano dito. Kasi may mga ano yan eh. Kasi pag sinabi naman politics is either na yung word na politics came into a meaning may nagbrasuhan, may nagmando. Di po ba? So, tingnan natin yung mga bagong kaganapan. Kasi kahapon, no, na maalam po, nagpaalam sa tape incorporated ang Tito Vic and Joey, ang mukha ng Itbulaga for 4 decades and counting. Pero kahapon, dun po nagtapos dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, no? At eto nga po, nagbigay po ng official statement itong Tape Incorporated, no, sa pamamagitan po ni Romeo John M. Halhos Jr., their president and CEO. Ito po yung official press statement. Tape Incorporated is saddened by the turn of events yesterday, May 31st, but we respect the decision of the host to leave Itbulaga and GMA 7 network, which has been their home for 28 years. We are grateful to the men and women who worked tirelessly for the past 43 years to make our noontime show number one. O, totoo naman, no? The success of Itbulaga is not, tandaan nyo to, ang sabi nila. The success of Itbulaga is not dependent only on the 3 people. No? Nako, may patutsada na. Ang ganda sana ng simula, eh, no? Biglang may patutsada na. Na yung success daw po ng Itbulaga ay hindi nakadepende sa 3 tao lamang. Eh, sino po yan? Tito, Vic, and Joey. But on the collaborative efforts of its talents, crews, and loyal viewers. Sigurado kayo, no? Napatunayan nyo ba na pagwala yung Tito, Vic, and Joey dyan, eh patuloy pa rin umaangat, pinanunood ng tao. Di po ba? At sa isipan ng mga tao, Itbulaga. Sinong iisipin mo kaagad? Eh di yung Tito, Vic, and Joey. Sila po ang nagdala dyan. Di ba? Sila ang kinagigiliwan. Magpasok ka ng ibang talent dyan. Alisin mo ang Tito, Vic, and Joey. Ayon po sa aking pananaw. Probably it will take years, no, bago ulit mabuo, no, yung tiwala ng tao, yung pananaw ng tao. Pero OG to, OG, originals, no? Tingnan nyo na lang yung talent ng 3 na yan. Mukha pa lang nila matatawa na kayo. Di ba nandun yung ore? Di ba? Nakatatak na yan sa isipan, minsan sa puso natin. Itbulaga. Ay, Tito, Vic, and Joey. Minsan nagtatanong tayo, ay, wala si Joey? Ay, wala si Vic?
Wala si Tito Sen, o si Tito Sen lagi nasa politika, hindi ba? Umalis, pero natira yung dalawa. O, ano nangyari? Dala pa rin nila. Because of the, yung, ano nila, yung persona nila. Di ba? And lahat ng co-host nila, talents, they respected them. And probably, they also respected them. Maganda ang samahan nila. Maganda silang mag-treat ng mga tao nila, kasamahan nila sa industriya. Yun lang po yung sa akin. Pero kasi dito, patutsyada na to eh. We are happy for the full support of GMA 7 in making It Bulaga bigger to bring more fun and excitement to every Filipino. We want to assure the public and the supporters of the show through its segments that we are committed to provide quality entertainment. Eh lahat naman laging ganyang statement. To provide quality entertainment. The question is, kakagatin ba ng tao? Kahit na magandang ano mo, show mo, no? Pero yung dating sa mga tao, parang may kulang. This is not, they are not the pace, yung mga talents na ilalagay mo dyan, It Bulaga. Pero there are some missing. Kulang ng ingredients, matabang. Ganun po yun. So hopefully, no? Kung sila man ang hawak ng It Bulaga, siguro sila ang may, ano yan, yung parang copyright o yung na-registered nila sa SEC, sila may ari niyan, yung tape. Pero sinasabi naman ni Tito Soto na sa kanila daw yung It Bulaga. O bahala na sila dyan, legal process na yan. No? It is unfortunate, but life must go on. Yes, as with life, we have to accept changes, but we have to a duty to every Filipino. Abangan ninyo ang mga bagong magpapasaya at magpapatibok ng ating mga puso. Asahan ninyo ang mas masaya, mas nakakaaliw at higit pa sa isang libot, isang tuwa na It Bulaga. Patuloy ang Dabarkads na maglilingkod para sa inyo, mga kapuso mula Apari hanggang Hulo at sa buong mundo. Ang pag-alis ng mga host ay hindi dahilan para tumigil ang pag-ikot ng mundo. Maraming salamat. Uba, tapang talaga ninyo. Tinuran nito, talagang tinutuyan niya, no? Kinukuha niya ang damdamin ng mga tao, lalong-lalo na yung mga masusugid na followers, no, viewers ng It Bulaga. Parang ito, parang tingin ko sila pa ang biktima, eh. Di ba? Iniwang kasi kami. O di ba? O ngayon, nung statement na yan, may lumabas din na letter din. Eto po, may nag-post po dito, no? Credit sa nag-post nito. Galing po ito sa GMA News Facebook page. Tingnan nyo po. Yan, oh. 31 May 2023 to Romeo Jaloslos Jr., President CEO, Television and Production Exponent Incorporated. Dear Mr. Jaloslos, dahil po sa mga nangyari, kami po ay magpapaalam na rin sa Tape Incorporated simula ngayong araw, May 31, 2023. Sincerely, abandahin po mirma, Paulo Ballesteros, Manalo, Maine Mendoza, Ryan Aquino, Alan Kilantang, Raisa May Dison, Walter Bayola, ano? Ay, sila lahat? Yung sa Dabarkads? Allah! Kapiyi, Sonia Jalososo, yan. And sa baba, all the hosts, writers, sales, production, and cameraman followed suit. Oh. Ngayon ang tanong dito, ilan-ilan ang natira? Yung takot po mawalan ng trabaho. Dahil sa ngayon, kung nag-resign lahat ito, no, siguro 95% o 99% nag-resign, siguro sa tingin nila, it is about time. Kasi kung nag-mass resignation ito, there is something wrong with the management. Kasi kung yung tatlo lang nag-resign, hindi maganda treatment dun sa tatlo, eh hindi naman, eh siguro dun lang sa tatlo, no? Ulitin ko. Eh dito naman sa mga ibang host ng Dabarkads, saka itong mga to, host, writer, sales, production, and cameraman, magandang treatment sa kanila, hindi sila dinadaya sa sahod, they are treated equally, eh mag-stay sila dyan. Eh kaso nagsipag-resign po eh. So therefore, speaks volume to the management. Bakit? Eto po, babasahin natin dito sa politiko. Siguro ito ang isa sa dahilan. Dined malang. Yun. Tito Sen
says, Kapuso, bosses, never talk to us. Ayun. Kaya pala, nasabi ni Tito Sen na parang itong GMA management, eh mas kinampihan pa yung kumpanya ni Mr. Jaloslos. So ang feeling nung mga yon, yung nagmas resignation, no, dyan sa Itbulaga, they are not treated fairly. Nasaktan ng damdamin nila, no? And probably nakikita nila na loyalty namin nandito sa tatlo. Kasi ginago nyo eh. Kung ginago nyo silang tatlo ng mga OGs na mamalalaki na ang pangalan sa industriya, paano na kami na maliliit? Diba? Hindi nyo nga kinausap eh. Hindi kayo nakinegotiate. Paano na kami? Kayang-kaya nyong tibagin ito. Ibig sabihin, you are not yung lahat pwedeng matanggal. Dispensable kayo lahat. Nanghirap banggitin. Kumbaga, dispensable kayo. No? Hindi po disposable. Ha? Dispensable. Lahat. Wala yung, oy, ikaw, dito ka lang, ganun. So, yan ang sabi ni Tito Sen. They never talk to us, yung GMA management. Former Senate President Tito Soto has disclosed that the bosses of GMA Kapuso Network did not bother to meet with them while he and the rest of Itbulaga hosts were at loggerheads with the new management of Tape Incorporated of convicted child rapist Romy Jaloslos. Ay, grabe naman ito. Naku, nagkakalabasan na po ng baho. No? GMA never talked to us. Soto said bluntly hours the Philippine iconic noontime show bade goodbye on Wednesday after almost 44 years of providing isang libot isang tuwa to its legions of fans. Tito Soto, Big Soto, and Joey De Leon, popularly known as TVJ, decided to call it quits after Tape allegedly wanted to suddenly reformat the variety show by easing out the trio and letting the other Dabarkad host take over their spot. But Soto made it clear that he did not harbor ill feelings about the Kapuso management handling of the issue. We were just wondering why they never reached out. Probably mas friendly sila kay Romy for some reason or another, he said. The former Senate President said they also thought about seeking an audience with the GA management, but it did not materialize. Oh, yung pala yun. No, diba na-issue nga yung hindi pag may utang pa daw ang tapes kaila Tito, ay kay Big and Joey na 30 million. Pero siguro na-settle na yung. Pero ito, nais pala ng tape na parang tanggalin na sila dahan-dahan sa Itbulaga. Itong OG, siguro nakita nila, matatanda na kayo. Wala na kayong dating sa tao. O eh, anong wala na kayong dating sa tao? Diba? Paano nyo napatunayan? Napatunayan nyo ba yan sa ratings? Na pag wala yung tatlo, bagsak ang rating ng Itbulaga. Walang nagko-commercial, lugi. Di po ba? Eh sila nga ang OG dyan. Sila ang iconic face niya. Tapos tatanggalin nyo. Ikabastusan na yan. Di ba? Dapat yan ang ginawa nyo. Nag-power play kayo eh. Gusto nyo rebranding. Okay, walang masama sa rebranding. But you have to them. No? Kausapin nyo ng kausapin. Kasi sabi nga, legions of fans. Eh, di ang dami nasaktan dyan. Palagay nyo ba, hindi sila sasama kay Tito Big and Joey tulad nung ginawa nung mga staffs, yung mga Dabarkads, writers, cameramans, production, sales. Di ba? O siguro, nakakita na kayo nung sabi nyo, this is it. Ito yung mas malaking artista na magdadala sa Itbulaga. O yun, naintindihin niyang Tito Big and Joey, wala na yan, matatanda na yan. Wala nang dating sa tao yan. Hindi na sila kahagatin ng tao. Hindi na natutuwa ang mga tao sa kanila. Nalulugi kami. Ganun po ba? Tapos itong GMA naman daw, sabi ni Tito Sen, walang pakialam. Ni hindi man lang sila tinulungan. Ayun ang pagkakaintindi ko dito. Kayo po, mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan, no? Na itong sigalot, no? Pangyayari sa Itbulaga between TV and J, and the Tape Incorporated, no? Sino talaga ang may ano dito? May lapses. Kasi sabi ni Tito Sen, rebranding daw sila. Unti-unti silang tinatanggal. Kasi nabalitaan ko rin po yan, mga kababayan,
na may gusto talagang ipasok ng mga bagong talent. At ang gusto ng tape, eh sila, yung sa Dabarkad, sila Wali, sila yung isa, yung patawa doon, no? Tatanggalin si Paolo, tatanggalin si Main, ipapasok si ganito. I-rebranding, huwag naman sanang ganun, sana nag-usap kayo maigi, no? Eh ngayon, ayan na, maglalabasan na kayo ng baho, nakakita nyo dito, nabasa natin. Sabi dito sa politika, ay sa politiko, with the new management of tape of convicted child rapist Romy Jalosos. Ayun po ang sabi ng politiko, ha? Hindi po ako, binasa ko lang. O, kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.